Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya sa atin sa araw na ito. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagod, tayo ay naririto sa presensya ng Panginoon. Awitin po natin yung awit na sa kalooban yung banal, tulungan nyo manatili. Sa buhay ko'y lagi dalangin na magamit nyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na muli kayong makilala, Ari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko na may alay sa inyo buong puso at isip ko. Nakasin buhay Panginoon, tanging sa inyo lamang ibibigay. Sa kalooban niyong banal, tulungan manatili upang ako sa inyo di magkamali. Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. Minsan pa sa simula, sa buhay ko'y lagi dalangin na magamit nyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Ari at Panginoon ng lahat. Diyos, ito ang panalangin ko na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay Panginoon, tanging sa inyo lamang ibibigay. Sa kalooban niyong banal, tuluang manatili upang ako sa inyo di magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na kalooban yung banal. Hallelujah. Sa kalooban yung banal, tulungan maratid upang ako sa inyo di magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus.
dike om Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyo, Panginoon. Narito ang inyo pong mga anak, Panginoon. Malapit kami sa inyo, Panginoon. Hingi kami ng tulong sa inyo, Panginoon. Hingi kami ng biyaya ng inyong habag, na inyong gabay, Panginoon. Dalain ko po ang mga ito sa aming pag-aaral, mapagpala ang bawat isa sa pamagitan ng inyong mga salita. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, maunawaan namin na inyong pong mga salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. That's a flesh and spirit. Verse 16. Ang buong sanlibutan ay patuloy na hinahayaan ang pag-iral ng kanyang pagiging makalaman, pagiging karnal. Sinasabi ng pagiging karnal ay hindi siya label sa isang tao. Ito ay state na ang isang tao ay nagiging flesh-driven. Kung ano yung nais ng katawan, yung kung ano yung nais ng layaw ng kanyang katawan, anong gusto niyang gawin, yun ang kanyang sinusunod. Yun yung pagiging isang karnal. Or carnality sa English. At itong pagiging karnal ay isang nakakatakot na kalagayan, the terrible state para sa isang Kristiyano. So you can be a Christian pero pwede ka rin maging karnal na Kristiyano, makalaman. Ang pagnanasa pa rin ng sariling laman yung iyong sinusunod. At itong ating pag-aaralan ngayon ay bibigay sa atin patuloy ng awareness, no, na meron tayong struggle, meron tayong pakikipaglaban araw-araw. Verse 16. Kaya mamuhay kayo ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Dito ibinibigay sa atin ni Apostol Pablo yung basic na paraan para tayo ay makatakas dun sa mapanirang pagnanasa na umiiral sa sanlibutan na ito. So I say, live by the Spirit. Siguro sa panahon na ito, para sa iglesia, para sa kapulungan ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, siguro itong sa kataganan, live by the Spirit, ang pinakamahalaga ngayon sa panahon na ito. Dahil ito yung paraan na ibinigay sa atin ng Panginoon para maging banal tayo, para tayo ay maging kaiba sa mundo na ito. Dahil ang mundo na ito, mga kapatid, sabi ng mundo na ito ay dito sa Timoteo, 2 Timothy chapter 3. Nabanggit dito kung gaano kasama yung huling araw para tayo ay makaiwas sa parusa ng Panginoon, kinakailangan maging banal po tayo.
Sabi dito, sa huling mga araw, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, arogante, mapanginsulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, hindi makadiyos. May binapakita ni Pablo kung anong kalagayan ng mundo sa mga huling araw. At itong mga binabanggit dito ay nakikita na natin ngayon. Tayo na kahit tayong mga Kristiyano, kung magpapadala tayo sa ating mga laman, maaari din tayong bumagsak. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas. Siguro yung iba na mga bagay, no, ay kaya nating mapagtagumpayan. Pero ito meron din sa dulo, mahilig sa kalayawan. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Hallelujah. Dumating na yung panahon na ang mga tao wala nang panahon sa Panginoon. May mga ilang churches tayo na iilan na lang yung dumadalo. At napakabihira natin makakita ngayon ng tao na isang paanyaya mo pa lang ay sumasama na sa paggagawain o kaya paanyayahan mong magbahagi ka ng salita ng Diyos. Minsan magbabahagi ka ng salita ng Diyos, pipilosopuin ka lang nung iyong hinahayuhan. Mating na ang panahon na mga tao ay wala nang panahon sa Panginoon. Hirap ang pakikipaglaban natin ngayon. Kaya nga, sa Acts chapter 2, itong mga nakaraan sa aking pagbabasa, idinala ko dito ng Panginoon ko. Sa verse 40, Acts chapter 2, verse 40. Hallelujah. Sa Acts chapter 2, verse 40. Marami pang ipinayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi. At hiniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili. Ayan, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyon na ito. Sa English, save yourselves from this corrupt generation. Meron pa sa Revelation, no, binabanggit yung babae, babaeng bayaran. Sabi ng Panginoon doon, come out of her. No, iwanan ninyo yung kanyang karumihan. Huwag kayong makisalo sa kanyang kasalanan. Huwag kayong makisalo sa kanyang pangangalunya. Tinutukoy dun yung mga kasamaan ng kaharian ng kaaway. Sabi ng Panginoon, lumabas kayo dyan. Lumabas kayo sa Ehipto. Nung tinatawag tayo ng Panginoon na maging banal. At para lang, sabi ng Panginoon dito sa Galatia chapter 5 verse 16, para lang mapagtagumpayan natin yung laman, hindi natin ito mapagbigyan, kinakailangan ang nais ng banal na espiritu, no, ang ating susundin. Verse 17, tayo lang ang may ganitong pangaral sa lahat ng reliyon ata na narinig ko, wala silang ganitong. Sa kanila, by works, good works, okay na. Wala silang awareness na may parusa ang Diyos. Kanila, pero pa nga naniniwala na hindi kalooban ng Panginoon ang paghihirap. Paghihirap yan, struggle ito eh, yung pagiging spiritual at pagiging karnal. Flesh-driven versus spirit-driven na tao. Verse 17, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa nais ng espiritu at ang nais na espiritu ay laban sa nasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin.
Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. At makikita, magkalabad pala talaga sila ng gusto. Gusto ng laman, magpahinga na lang. Gusto ng espiritu, maglingkod sa Diyos. Gusto ng laman, mag-ipon. Gusto ng espiritu na magbigay. Hindi lang yung pag-ipon. Pag-ipon ay maganda. Pero pagdadamot ay hindi kalooban ng Panginoon. Gusto ng espiritu na umalalay sa ating mga kapatid, tumulong sa ating mga kapatid. Gusto ng ating laman mag-impok ng kayamanan. At magpalakas physically. Pagod pa ako eh. Hindi naman talaga pagod. Tinatamad lang. Meron dito, ang taong sumusunod sa nasa ng laman ay makikita sa gawa. Sa kanilang gawa. Sa gawa nila. Number one, sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. Mamisa niyo iba sa atin, hindi naman ganun kasama. O, tayo, hindi naman tayo ganun kasama na kaya natin pumatay. Pero dito, mas marami dito yung ano po eh. Naka, ano yan eh, naka section. Sexual sin, idolatry, at saka sorcery, witchcraft, tapos yung mga pagkagalit, selfish ambition, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan, paglalasing. Sabi dito, binabalaan ko na kayo tulad ng ginawa ko noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa karya ng Diyos. Hallelujah. Ngunit, ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung fruits of the Spirit, no? Sinasabi mo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili, hindi mo yan ma-achieve sa sarili nating kalakasan. Pag namumuhay tayo sa Espiritu, palaging provided yung kapangyarihan, yung lakas, para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Sabi niya, kung ganito ang pamumuhay natin, nasa verse 23 po ako, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Hallelujah. Kung ang nais natin ay sundin ang banal na Espiritu na magmahal, magpatawad, umunawa, pakita ang kagalakan nagmumula sa Diyos, pakita ang kapayapaan nagmumula sa Panginoon, o talagang magkakaroon ka talaga ng mga bagay na ito. Sabi ng Mateo chapter 5, tutulungan ng Panginoon yung mga tao doon sa mga nais na gumawa ng kanyang kalooban. Buksan natin sa glit. Mateo chapter 5. Sasalin dito sa ASND. Verse 6. 5 verse 6. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Kung nais ng Espiritu ang nais natin gawin, ipoprovide ng banal na Espiritu yung kanyang mga bunga. Makikita sa buhay natin ang pag-ibig, kagalakan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. At ang makikita ninyo sa iyong sarili as you go deeper in the Spirit, as you move forward, knowing the Holy Spirit, knowing Jesus, living by His guidance, by His presence, nabubuhay ka sa presensya ng Panginoon palagi. Hindi mo iniiwan yung Espiritu ng Diyos. Katuon palagi yung kaisipan mo sa Holy Spirit.
lalo kang lumalakas sa Espiritu. At ang masusunod sa buhay mo ay pagnanasang espiritual. At yun ang nais ng Panginoon sa atin. Dahil malayo sa pamumuhay sa Espiritu, ay kapahamakan, pagsuway. Kaya ngayon, itong ating laman, maging, ano tayo po, maging prayerful tayo, sabi ng Panginoon. Para hindi tayo mahulog sa tukso. Kailangan malaman din natin bilang mga anak ng Diyos kung Holy Spirit ba o ating laman lang ang nagsabi doon sa lahat ng ating gagawin. Pero madali mo daw malalaman kung laman yung masusunod dahil itinala dito kung ano yung mga pagkilos ng laman. Pagkakawatak-watak, pagkakahati, pagkaingit, alam mo na yan, laman lang yan. Naiingit ka, gagalit ka. Yung tungkol naman dun sa pagod, ayaw mag-church, the spirit is willing but the flesh is weak. May paghahanda rin sa laman. Sabihin mo, bakit ba pag magbabasa ako ng Bible, parang pagod ako. Eh, pagod ka eh. Minsan, inaano natin yung pagbabasa ng Biblia, gabi na. Gabing-gabing-gabi na. Kaya inaanto ka na. Pero kung natulog ka ng maayos, ng maaga, at mag-devotion ka sa madaling araw, eh, may gising ka nun. Bakit ba pag Sunday service, parang naantok ako? Eh, puyat ka nung Sabado eh. Kami ni Pablo, may benepisyo ang pag ensayo sa katawan. Ibig sabihin yung exercise. Kung bigyan mo ng gawin nating habit. Napasunurin yung ating mga katawan. Ayusin natin yung ating mga katawan sa tulong ng Panginoon. Meron pa dyan eh. May pray tayo, busog na busog tayo po eh. Eh, hindi ko alam kung makatagal ka sa prayer ng busog. Yung pinaghahandaan din. Pag bagay spiritual, kailangan may paghahanda sa laman para at least the spirit is willing but the flesh is strong. Malakas, may paghahanda. Magkakaisa. Dahil ang sumusunod, hindi yung espiritu mo. Dadali mo yung espiritu mo sa makalaman mong pagnanasa. Kundi haltakin ng espiritu mo at pasusunurin mo yung iyong laman sa nais ng espiritu. Tama? Pagkatapos magpabautismo ng Panginoon, and the Spirit led Jesus to the desert, to the wilderness, to be tempted. Sumunod. Para mag-ayuno. Ayaw ng laman yun. Mag-ayuno. Yung hindi pagkain, kaya natin eh. Pero yung hindi pagsiselfon, doon tayo nahirapan. Amen po ba? Yung hindi kumain, kaya natin eh. Pag nagtatampo tayo, di tayo kumakain po eh. Pag nagagalit tayo, di tayo kumakain eh. Pero yung magbasa ng salita ng Diyos, yan tayo nahirapan. Yung pag-aayuno na hindi lang kumain, marahil sa science, masasabi nating pag-aayuno, pero hindi pa rin yun yung pag-aayuno tinutukoy ng Biblia. No? Dahil ang pag-aayuno tinutukoy sa Biblia, pag naalala ko, ito'y paghingi ng tawad sa Panginoon, ito'y pagsangguni sa Panginoon, ito'y paghingi ng tulong sa Diyos. Kaya kung di mo ginawa yung mga spiritual na bagay na yun, nag-diet, hindi nag-fasting. Sa pa, ang pagpa-fasting ay paglayo sa anumang pagnanasa ng laman. O anumang benepisyo ng iyong laman. Kaya nga yung ang pinakamatinding magawa mo ay hindi ka kumain. Pero sa panahon ngayon, food is life. Food is life. Pero wifi is lifer. Narinig ko minsan kay sa isang pastor na yun. Kasi sinabi dun sa anak
Huwag ka muna kumain ngayon. Okay lang. Pero pagka sinabi, di-disconnect kita sa wifi. Lodi, ano naman yan? Panahon ngayon, maibigin ang sa sarili ang mga tao. Iwasan natin itong panirang pagnanasa na ito. Tulungan tayo ng Diyos. At natutuwa ako sa Panginoon dahil hindi niya tayo iniwang nag-iisa. Sabi ng Panginoon, I will not leave you as orphans. I'll give you my spirit for you to move spiritually. For you to have life. Na spiritual. For you to be holy. Yung pagpapasya, sagot natin. Pero yung kalakasan, sagot ng Diyos. Meron ba namang nagpabautismo na? Ba't ka nagpabautismo? Hindi ko po alam. Basta nilubog na lang po ako dun eh. Hindi. May muwang tayo. Wala naman siguro nagpapabautismo ng lasing. O kaya, hi. Nagpasya tayo. Tayo mga anak ng Diyos. Pasya tayo na talikuran ng pagnanasang makalaman. Talikuran yung dati nating buhay. No? At sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang nais na natin ay kalooban ng Panginoon, hindi kalooban natin. Nagsisisi tayo, nagpapabautismo tayo. At pag-aho natin sa tubig, bumababa ang Espiritu ng Diyos. Tutulungan tayo in our journey na masunod ang kalooban ng Panginoon. Awit tayo sa Panginoon muli. Tulungan nyo kaming manatili, Panginoon, sa inyong kalooban. Hallelujah. Tulungan niyo po kami. Hindi lang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, pati yung laman na ito ay magpapahirap sa amin. Sabi dito, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Nag-struggle kami. Tulungan niyo kami, Panginoon. Palagi namin maalala gano'ng kaseryoso itong bagay na ito. Hindi kayo makakakilos, Panginoon, sa buhay na isang tao. Sa buhay ko'y lagi dalangin na magamit nyo, na magamit nyo. Sa inyong gawain, puso ko'y nagnanasa, na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. Praise you, Jesus. Thank you for your grace, Lord. O Diyos, ito ang panalangin ko. Maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal. Hallelujah! Kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Hallelujah! Let's all live by the Spirit, Jesus. Ito ang samo ko sa kalooban niyong banal. Hallelujah! Kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Hallelujah! Jesus, ito ang sa uling pagkakataon nga po
sa kalooban niyong banal, Panginoon. Sa kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko, Hallelujah, Lord, ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko, Hallelujah. Jesus, ito ang samo ko, Hallelujah. Hallelujah. Give us grace, Father, to pray always, to seek your face. Bigyan nyo kami ng biyaya na palagi kaming manalangin, palagi kaming magpuri sa inyo. Those who can speak in tongues, pray in tongues. Strengthen ourselves, saving ourselves from this corrupt generation. Help us, Lord. Maging matalino kami, Panginoon. Hallelujah. Help us, Lord Jesus. Tulungan nyo kami pagdating sa time management ng aming buhay. Bigyan namin kayo ng malaking panahon sa aming buhay. Tulungan nyo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Holy Spirit, nagpapakumbaba po kami sa inyo, Panginoon. Nasa na lang kami kung hindi nyo kami sinasamahan, Holy Spirit. Mga ilang tao, Panginoon, na walang pumapansin, hindi kayo pinapansin. Pero kami na mga anak ng Diyos, na mga anak na aming Panginoon, na aming Ama. Nais naming sundin ang kalooban po ninyo, ang inyong gabay. Kung saan nyo kami dinadala, Holy Spirit. Yan ang nais namin, Panginoon. Yan ang prayer na aming mga puso, our inner prayer. I want to do your will. So namin sundin ang kalooban ninyo, Panginoon. Help us, Lord, na mamutawi sa buhay namin ay pagdanasa ng Panginoon ng Espiritu. Masunod ng Espiritu at magpasakop ang laman. Salamat po sa inyo, nagagalak po kami sa kaalaman na ito, Panginoon, ipinagkaloob nyo sa amin sa umaga. Masaya kami, Panginoon, na makikipaglaban at magpapatuloy sa aming paglilingkod sa inyo, kahit na mahirap, kahit na may opresyon ng kaaway, kahit na ang aming laman minsan ay lumalaban o palaging lumalaban. Nagagalak kami sa mga pagsubok na ito. Dahil nalalaman namin, Panginoon, ang pagsama ninyo, pagtulong ninyo, lalo naming nakikita ang biyaya ninyo sa kahinaan ng aming pagkatao. Salamat po sa inyo, pagpalain niyo bawat isa sa amin sa araw na ito. Ayaw patuloy nagbigay ng kalakasan, ng gabay sa lahat ng aming gagawin. Tulungan niyo po kami. Kayo po ang mapaluguran. Kalooban niyo po ang masunod sa araw na ito. Palain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Ano man po ang gawa ng kaaway, Panginoon, magtagumpay kami sa pamamagitan ng pagsunod sa Espiritu. Salamat po, Ama. Puri po namin kayo at sinasamba. At nang ito ay iniling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Palain po tayong lahat ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos.